Positibo ang pananaw ng mga mababatas sa pagkakahirang kay Senador Chis Escudero bilang Senate President. Yan ang ulat ni Melales Moras. Sa ilalim ng pamumuno ni Senate President Francis Escudero, kumpiyansa ang liderato ng Kamara na mas mapagtitibay pa ang samahan ng 20 kapulungan ng Kongreso at mas mapalalakas pa ang kanilang legislative agenda para sa kapakanan ng mga Pilipino. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, tiwala siya sa kakayahan ni Escudero. Nasasabik na niya siyang makipagtulungan hindi lang sa bagong Senate President kundi sa lahat ng senador para sa isang mas maunlad at nagkakaisang Pilipino. Ang iba pang leader ng Kamara, positibo rin ang pananaw sa naging regodon sa Senado. Sabi ni House Majority Leader Manix Dalipe, inaasahan nilang mas mapabibilis na ang pag-usad ngayon ng mga nalalabing priority bill ng administrasyon. So hopefully yung rice tariffication law amendments to the rice tariffication law, yung budget modernization bill, yung National Defense Act at yung amendments to the EPIRA law, mapasa with the new Senate leadership. Pero dahil sa regodon sa Senado, hindi naman maiwasang maitanong ng ilan. May posibilidad din kayang mangyari ito sa Kamara? Malabuhong mangyari yan. No? You will see in the results of our voting, no? Those bills that we pass on third reading dito sa plenaryo ay bills that are administration sa priority bills, no? And because of the leadership of Speaker Romualdez, kumukuha ito ng mahigit 90% ng suporta mula ho sa members ng mababang kapulungan. Isa sa mga patunay na kung saan maganda po ang liderato ni Speaker Martin Romualdez, because some of the members of the 19th Congress has already shifted and transferred to Lakas CMD. Sa ngayon, abala ang Kamara sa iba't ibang pagdinig bago ang Sinidi adjournment. Ngayong Miyerkules, inaasahan namang dedesisyonan na sa plenaryo ng Kamara kung ano ang kahihinatnan ng reklamo laban kay Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez. The committee just right immediately right now able to decide its committee reports, no, and then decided for the matter, but then I have no liberty to talk to you what is the decision of the committee. Pagtitiyak ng mga mambabatas, patuloy silang magtutulong-tulong para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.